Guys, ngayon ay birthday ng aking anak, no, na bunso. At nag-ano kami ng bottle fight, no. Ayan, ay bago kami mag-umpisa ng aming bottle fight, ay magpe-pray muna kami ng aming family prayer, no. Always nating tandaan na kung ano man ang mga activities or program or ano mga okasyon sa atin, ay kailangan mag-umpisa tayo sa panalangin, guys. Ano, ang aking bunso, ang celebrant, ang nagli-lead ng prayer. Kasi ang galing niya sa prayer, no? Kahit kami, guys, ay isang Kristiyano, Katoliko, no? Ang aking anak ay ano siya ng kanyang relihiyon, ano? Char-char lang, ha, guys, pa one siya ng reliyon niya, pero nagbalik din siya sa Katoliko, no? Kaya ang galing-galing niya mag-lead ng prayer. Kaya naisipan ko na sabi ko na ikaw na ang mag-lead ng prayer kasi ang galing-galing mo. So, nagpe-pray kami lahat ng aming mga okasyon or activities man sa loob ng bahay ay kaugalian na namin na nag-uumpisa kami sa prayer. And guys, take note, hindi man ako nagmamayabang, guys. Hindi man ako, kasi hindi naman ang dating ipagayabang ang mga ugaling ganito. Ano na, kami ay nag-prepare ng rosary everyday, no? Pero minsan, hindi rin kami buo. Minsan, buo kami nag-rosary sa bahay namin. So, ganyan ang may kasabihan na all family that prays together, stays together. Ano, ayan, tapos na ang prayer at nagkakantahan na po kami ng happy birthday sa aking bunso, no? Ang kanyang napili, guys, ay ang bottle fight, no? Ngayon lang kami nagbo-bottle fight sa lahat ng mga birthday ng okasyon namin, no? Ngayon lang, guys, kasi ayaw ko sana niya, no? Kasi maraming masasayang na pagkain pag hindi natin mauubos. Eh katulad niya, no, ang gusto ko lang ay gusto nila ay puro mga isda, no. Hindi kami masyadong nagluluto ng mga baboy. Manok pwede pa, no. Pero guys, take note, ha, pag nagluto kayo ng manok, kailangan tanggalan natin ng balat para hindi tayo makaroon ng cholesterol or fat sa ating katawan, no. Sana sayang, no, na ang balat ay minsan ay mga 1/4 dyan ay maano sa bigat ng manok, pero kailangan natin tanggalin para makaiwas tayo sa sakit na cholesterol o fats sa ating katawan, no. Kasi ako, guys, ay high blood. Ayan, nag-uumpisa na lang tayo ng kain, no. Kamay lang, guys, no. At saka sabi ng aking mga anak, hindi daw pwedeng mag-upo na kumakain pag bottle fight. Kailangan nakatayo para siksik ang laman ng ating tiyan, no? Nakakatuwa, alam mo, guys. Ang aming niluto dyan, no? Niluto ng asawa ko, ako at mga anak ko, tulong-tulong kami sa pagluto. Ay yung luto lang namin, guys, ay simpleng-simple lang. Ay yung makayanan lang ng amin ng budget, no? Puro isda yan, guys. Bangus, tilapia, pansit. Nagluto ko ng pansit kasi alam mo naman, birthday, pansit, pang pahaba ng buhay. Bumili ang aking anak ng siumay, hotdog, at saka pulang itlog. Guys, at gumawa ang inyong kadelfin, ang aming ama, ang aking asawa, ng sausawan na kamatis sa sibuyas na may bagoong. So, ang sarap, guys, no? At saka mayroon pa pala ako, guys, na piniritong bangos, inihaw na bangos. Pero alam mo, guys, ganyan lang, no? Ang aking inihanda ay umabot din kami ng 1,000 mahigit, no? Kasi ang isda, guys, ang sobrang mahal, no? Isang kilong tilapia, naku, magkano din yun? 220, di ba? So, bangus pa, mga itlog, ganyan na. Pero hindi ko naman na din ang binibilang, guys, kasi birthday, no? Alam naman, pag birthday, once a year lang yan nangyayari sa ating buhay. So, kahit pa paano ay kailangan natin mag-celebrate, no?
Ayan guys, no? At saka dalawang soft drinks. Yan. Ang fruits namon ay ang ang dessert lang namin ay mangga at saka saging. Ayan guys, nakita nyo yung nakatalikod dito na lalaki, yan ang boyfriend ng aking anak na sa Remart Abuan. Ano? Kasi ang aking anak guys ay tatlo laang. Ayan, si Angelina, yung nakakulay Porsche pink na t-shirt. And then yung dito sa gilid na pa maroon ay si Adele, ang pangalawa kong asawa. Ang pangalawa ko, anak. Si Delfina, at ang pangatlo ko, ang bunso na nagsa-celebrate na kanyang birthday ngayon ay si Jodel. Ayan, ang nakakulay, ano yan, peach ata na t-shirt na yan sa tabi ng kanyang papa. At ang kanyang, ang aming ama, yours truly, Kadil, ang inyong Kadelfin, ang naka-black na Sandu, and then your Shirley, Ma'am Shi Jun, yung naka-blue din na, I don't know kung duster yan, or walking dress na. Mahilig ang inyong Ma'am Shi Jun sa damit na dress kasi feeling ko ay ang comfortable ako, no? Ganun ako guys. Bihira ako nagpapantalon, masilig ko ang naka-dress. Ang sarap-sarap ng kain namin, sabi ko sa mga anak ko, ubusin natin yan, yung ginhanda natin na budel, kasi sayang ang pagkain. No? Kaya kailangan ubusin natin. Yung aking panganay dyan, ay sige ang kanyang kain, pero lumalabas ang kanyang sipon. Sipon! Char! kaya kasi, lahat naman kasi lahat ng aming kinakain ay merong sili. Hindi naman kami taga Bicol pero mahilig kami sa sili. Parang hindi, wala kang ganang kumain pag walang sili, no? So always kami may sili, guys. Ako lang ang medyo dumistansya dyan sa sili kasi hindi pwede sa akin. Walang upuan eh. Sabi ko, uupo sana kami kahit budol fight. Eh, sabi nila, wag ka mamang umupo kasi pag budol fight, nakatayo lang para yung kinakain natin ay siksik sa ating tiyan. So, kahit uupo ako, siyempre, hindi ako umupo dahil ang aking mga anak at ang aking asawa at ang boyfriend ng aking anak ay hindi rin umupo. So, lahat kami ay standing position para ma... ay, sorry guys. Hindi napigilan ng inyong Ma'am Shi Jun ang pag-ubo. Nako, kumain lang ako ng ice cream at pagkagabi ay inubo na ako. Guys, hanggang ngayon ay inubo-ubo pa ako. Naamog, ganyan din yan guys para sa, kasi sa pag-change ng ating climate. Ano? Pagbago ng ating klima. Kaya ganyan, ubo sipon talaga ang sakit na ating maaabutan. Ano? Minsan, maganda din yan na sama-sama kayong kumain, no? Na ano, ang saya-saya guys, no? Kaya lang, ang bottle fight, hindi talaga ako agree. Kasi madami talaga, kung hindi nyo mauubos, maraming masasayang na pagkain. Eh, sa panahon ngayon, kailangan huwag natin sayangin ang ating mga pagkain dahil ang mahal-mahal ng bilihin, no? May mga taong hindi na makakain, so kailangan uubusin natin. Kaya nung nagsaing din ako, hindi ko yung lahat ng sinain ko ay hindi ko nilagay dyan. So, reduce ko yung paglagay dyan na kailangan ay ang mailagay lang dyan sa budel ay yung mauubos namin guys, kasi sayang yung pagkain pag hindi maubos. Kaya sige, sabi ng aking asawa, ubusin natin. Sabi ko, okay, ubusin natin yan guys. Sabi ko, ubusin natin yan mga anak. Raymart, kainyong Kadelfin, ubusin natin yan para walang sayang na pagkain, no? May lumpia pa pala kami guys. Ayan, lumpia. Alam niyo guys ano ang laman ng lumpia namin?
isda, no? Isda na Jechi. Ano ang ibig sabihin ng Jechi, guys? Galonggong, no? Yan, hindi ako naglolumpia, guys, ng baboy. Kasi bawal sa akin at hindi lang sa akin, iniiwas ko rin ang aking pamilya sa mga hindi healthy na food. Kaya sabi ko, kung maglumpia man kayo, ang ilumpia nyo ay ang isda, wag baboy, no? Kaya naglumpia kami ng isda, guys. Always kami naglulumpia yan. Pag gusto namin maglumpia, naglulumpia ang aking anak na. Pero isda siya, guys, hindi baboy. Ano? Kailangan natin mag-ingat, guys, kasi mahirap ang magkasakit, no? Pag nagkasakit tayo, mabuti kung may pera lang tayo. Okay, kung may pera man tayo, mabuti kung ma-cure ang ating sakit. Kahit marami kang pera, kung hindi ka na magamot, wala, no? Walang mangyayari sa may pera tayo. Ila, mas, how much more, no? Na sa walang pera na magkasakit. Sobrang hirap, guys, kasi alam mo naman, no? Pag nagkasakit ang tayo ay kailangan natin ang pera para sa ating gamot at sa hospital. So, kung maaari lang ay mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo sa ating mga kinakain. Kasi ngayon sa panahon, pasalamat ka na talaga kung makaabot ka ng 60 years old. Ang mga new generation na ito, no? Kita mo yung mga sakit na yan, hindi na para sa mga matanda. Bata, matanda ay dinadapuan ng kahit anong sakit, no? Kaya ingat-ingat talaga tayo, guys. Mag-ingat tayo una sa ating pagkain, sa mga kinakain natin, no? Pangalawa, ang kalinisan sa ating katawan, ang linisan sa ating bahay. Yan ang ugaliin natin, ano? At kumain tayo ng healthy foods para hindi tayo magkasakit or maiwasan natin na magkasakit. Kasi sobrang hirap ng buhay ngayon, lahat sobrang mahal, ano? Ayan, ang bunso ko at ako, ang aking pangalawa ay umalis na, no? No? Diyan sa na mesa at ako na, hindi ko na kaya, guys, kaya dumistansya na ako. Sabi ko sa natira, sa bunso, sa panganay, sa aking asawa, at sa aking boyfriend ng aking anak, ayan, bumalik ulit si Adele, yung pangalawang anak ko, para maubos nila yan, no? Marami pa kasi, guys, eh, marami pa yung natitira. Maganda rin pala yung bottle fight, no? Kaya lang, pag nag-bottle fight tayo, guys, kailangan ay ano lang natin talaga yung pagkain, ano, yung insakto lang talaga na pagkain na makonsume ng taong kakain sa bottle fight para masigurado tayo na walang sasayang na pagkain. Yan. Puro yan, guys, ano, isda, yun, siomay, may baboy pero doon lang sa mga niluto namin. Ayan, saging, at saka mangga yung aming dessert. Ayan, guys, oh. Ang inyong ka-Delphine, ayan, grabe yan talaga siya kumain. Chay-chay! Pa, sorry, hindi naman, ganun talaga yan, no? Basta lalaki ay medyo nakasakas, no, sa kain. Iba, ay, unlike sa, i-compare mo sa mga babae ay alam naman yung babae pag kumain, no? Lalo pa kung nag-diet-diet. Kaya sabi ko kay Kanyo Delphine at kay Remart, sige, ubusin niyo po yan. Kasi sayang ang pagkain. Huwag tayo magtapon ng pagkain. Kasi ngayon, maraming nagugutuman na mga Filipino, no? Na walang kinakain. So, kailangan kahit maliit na bagay or whatever na kaya pa natin kainin, kainin natin, or kung may natira, ilagay natin sinasabing sa ating budel, mga ref, at i-recook po natin yan kung pwede pa. Ganyan kasi ako, guys, eh, lalo pa sa kanin. Ayan, guys, no? Unti-unting na nawawala ang aking mga anak sa lamesa. Ayan, tatlo na lang ang natitira, si Mark,
si Angel at ang inyong ka-Delphine. Busuga kasi kailangan sana ubos-ubos ang bottle fight na nilagay natin dyan. Pero sa kasawa, ang palad, mga guys, parang hindi talaga namin nauubos.